ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panawagan ng ilan na maging anti-drug czar ng kasalukuyang administrasyon. Paliwanag ni Duterte, dapat bigyang pagkakataon ang kasalukuyang administrasyon na sugpuin ang ilegal na droga sa bansa. Iginit din niya na tungkulin ng inihalal na Pangulo na ipatupad ang batas at labanan ang kriminalidad. Una nang iminungkahi ni Senator Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo na gawing anti-drug czar si Duterte. Kasunod ito na pagkakadawit umano ng ilang pulis sa kalagala ng ilegal na droga sa bansa. Samantala, pirma na lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kailangan upang tuluyang maisabatas ang panukalang magkaroon ng specialty centers ang bawat public hospital sa bansa. Ito'y matapos ratifikahan ng mga mambabatas ang bicameral conference report ukol dito. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng specialized care centers ang bawat public hospital na pinangangasiwaan ng Department of Health. Kabilang sa mga ito o sa mga tututukan ito, ang mga sakit na may kinalaman sa cancer, infectious diseases, orthopedic at iba pa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malaking tulong ito lalong-lalo na ang mga nasa probinsya. Sa kasalukuyan kasi, nasa Metro Manila ang ilang specialty hospitals gaya ng NKTI, Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center at Philippine Orthopedic Hospital.